umpisaan na natin. Ah, Soy, goodbye. Good vibes, ha? At ang mga nakaka-inspire at feel-good stories na nababasa natin through online. Mm-hmm. Yeah. Kaya mapapa-feel good talaga kayo. Ang ating Soy, good vibes story number one. Ay, dapat pala may echo yan. Good vibes story number one. Parang manual naman yung echo mo. Talaga namang nakaka-inspire ang balita ng charcoal painting ng ating kababayang Pinoy na si Christian Oliver talampas ng NBA basketball legend at pinaguri ang GOAT or greatest of all time na basketballista na si Michael Legend na si Michael Jordan ay worth 40 million pesos na matapos itong pirmahan mismo ni MJ. Grabe, 40 million! Good vibes talaga siya doon. Kaya ba, ang tanong ba dyan, sinong celebrity ang gusto nyong magkaroon ng autograph item? And anong item yung gusto nyong papirmahan? Oh guys, kung na kayong mahiya, magsabi na kayo sa akin, pipirmahan ko naman kayo. Ayan, na yun. Animal. Kung na mahiya. Hindi naman ma... Ayun, pag pumirma si Maro, kunyari sa t-shirt, no? Yung mga ganyan. Ako. Swap bigas na ganyan. Swap bigas. Kaya ako, diba? Tatanungin nyo ako, gusto ko rin kay MJ, pero MJ ng Pilipinas. MJ. MJ yun? Wow. Pag-usapan natin. Ayan yung ano, pinirmahan naman talaga. Sobrang ganda naman talaga ng painting. Swerte naman nun. Oo. Parang totoo. I mean, parang ganda na, parang parang black and white na galing. Grabe ang talent talaga. Nung nakita niya yan, eh talagang hindi siya nagdalawang isip na gusto kong pirmahan yan. Deserve ang tao ito na makatanggap ng pirma mula sa akin kasi sobrang effort na. Ibig sabihin, iniidolo niya talaga si Michael Jordan. Tama, diba? Oo. Kayo ba? Eh, mabalik tayo ako. MJ din talaga. Gusto ko makapagpapirma. Pero yung si MJ ng Pilipinas. Sino MJ? Lastimosa? MJ Felipe. Ayan, si MJ. Nico, lagi mo naman nakakausap yan. Ano reporter? Nagpapapirma ko eh. Lalayan eh, si MJ Felipe. Kayo, kanino kayo magpapapirma? Kanino kaya? Ako si MC. Si MC Mariah. Oo, idol ko kasi yung singer na. MC Mariah Carey. Alam ba? Ikaw lang may M ha. Then may M din ako. MC Mariah Carey. Kasi MC idol mo. Si MC mo daw. MC mo. Kapartner ni Lassie. Oo. Si MC mo. Oo. Kayo ba? Ay, ang item pala na papapirmahan ko, papatatu ko. Sabihin ko, sulatan niyo po ako sa bala, tapos papatatu ko na yung tattoo. Diretso yung ano na. Oo, diretso na. Ipapatrace ko na. Yung nagmamadali si MC Mariah Carey, bigyan ko na. Oo, bibigyan ko na lang siya ng pen, di ba? Pero yung coloring book. Yung coloring book. Ganun na nagmamadali eh, kasi busy yun. True. Kaya, si Maru, Ako naman, hindi siya celebrity. Eh, somehow celebrity na rin, si Elon Musk. Doon ako. Oo, kay Elon Musk ako. Anong papipir mo? Blank check? Pwede. Kasi billionaire yun sa buong mundo. I mean, super fan lang ako sa pagiging sa mga inventions niya. Kaya siguro doon ako nakaano. Sa kanya ako gusto magpapirma. Ano yung gusto mong papirmahan? Yung yung kanyang miniature na kanyang spaceship. Kasi yung nag-invento siya noon, siya naka-invento. Meron ka noon? Bibili pa lang kung magkasakasa. Bibili pa lang. Pag na-meet niya, bibili siya. Malay mo, bigla naman nating makita. Dapat naka-ready na yun. Tama. Ngayon mo kay MD, Maru Delgado. Ano, wala ka tayo magpapapirma? MJ, MC, MD. Ayaw, lalayo pa ba tayo? Si Josh. Naman yung ako? MD. Ako, Josh. Ako, ano po siguro? kay Pope Francis. Ay, ba? Paano tayo mag-joke yan, Josh? Paano tayo mag-joke yan ngayon? Wala nang joke-joke, tama. Para tapos na. Oh. Tapos Bible, ipapapirma ko ganun. Amen. Dapat may dahilan. Pwede rin naman. Pwede rin naman. Oo nga naman. Bakit daw? Dapat, parang talagang pinajustify yung
para merong ano, mas malaki ng chance na makapunta tayo sa heaven. Tama. May plus points ka sa Tama. Kasi kakascroll mo sa Facebook, naubos na yata yung plus points mo dun, no? Kakatawa, no? So, kailangan mo ng ano, plus points talaga. Nabawasan. Okay. Sige, next tayo sa ating solo group vibes. Story number 2, naka-good vibes, nakaka-good vibes naman ang nag-viral na TikTok video ng mag-asawang Katrina Lansang at Angelo Carlo, kung saan ina-annotate ni Angelo ang kanyang sa netizens ang nasabing, sorry, ng kanyang, ano daw? Ina-annotate ni Angelo ng kanyang, ang kanyang Katrina habang nag-makeup. Tawang-tawa ang mga netizens habang sa nasabing video kasi nga mali-mali ang tawag ni Angelo sa mga ginagamit na makeup ni Katrina. Halimbawa na lamang ang lip gloss ay tinawag niyang roll on. Oo, so, alam mo yung mga detong videos na, alam mo yung pampa good vibes ba? Ito yung nag-click ngayon, ano? Talagang nawawala kasi yung stress mo, naglibang ka, di ba? At saka, parang hindi siya planado yung mga ganyan. Parang normal na harutan siguro nila. Ginidyo nila, di ba? Kung ano yung lumabot. Kasi mas organic talaga, ramdam mo siya eh. Mas nagpa-viral, no? Pero kayo nga bang mga boys, syempre, hindi naman namin ine-expect na i-familiarize ninyo ang inyong mga sarili sa aming mga ka-makeupan. Oh, diba? Huwag mong malitin si Nico. Si Nico. From primer. Ay, tatay. Yung toner. Sideline talaga ni Kuya Nico ang pag-makeup sa ibang artist. Ay, oo. Oh, oh. Diba? Alam natin. Marami kasi siyang mga alaga eh. Kaya familiar siya dun sa mga... Babe na sumasampa dyan, sinecheck ko muna sa bayan video call kung maganda yung makeup nila. Oy! Oo. Kung on point ba ang kilay at saka yung nose line? Tama. Oo. Pag hindi masyadong kumakapit yung makeup, anong dapat ginagawa? Anong dapat dagdagan? Aba, pag kuya, hindi kakapit, mag-yelo ka muna para kumapit. Oh, tingnan mo. Di ba? Alam na alam. Alam na alam nga. Alam na alam. Gamit ng fixer after makeup, tapos malayo lang. Galing. Akala ko sa ano lang yun. Sa yung mga fixer, sa ano. Hindi, may fixer din na pang makeup. Ah, meron ba? Akala ko yung sa ano lang yun. Pagkukuha ka ng lisensya. Sa BIR, ganun. Joke lang. Masama po yun. Oh, hindi tayo magpapapixer for today's video. Yes. May tanong dito, ano daw yung pinaka nakakatawang video? Oo. Kayo. Actually, marami kasi nga talaga, di ba nabanggit ko kanina, ang dami kasi talaga, regardless kung sobrang babaw niyan, ang, di alam mo, mga papel lang na joke, pero alam mo, tatawa ka, ang dami kasi, lalo na sa TikTok, nagkalak talaga yung mga yan. Di ba yung simple, yung idadab mo lang yung nakakatawang, di ba, situation, di ba, nakaka-uplift na yun ng mood ng mga nakakakita. Actually, ito si Nico eh. TikTok si Nico. Ni Nico. Maraming yun. Yung mga pahubo-hubo ni Nico. Pahubo niya, oo. Pulong na ako eh. Pero ako, may favorite ako. Ito, seryo. Ay, may playback tayo? Ah, wala. Meron ba? May bata, siguro ano siya, 5 years old, nakunan siya sa malayo sa TikTok na ako. Binuksan niya yung gripo, tapos ginugupit niya yung tubig. Ay, nakita ko yun! Ang cute! Ako napuputol. Nakukurious siya kung mapuputol ba niya yung tubig eh. Eh, bali, paputol niya nga. Natingi siya Ba? True! Ang cute nga. Pero kasi dati parang ginawa din natin yung kaya nakaka-relate tayo. Hindi nyo ba ginawa yun? Diba? Okay, curiosity, diba? Bata, gusto mo lang. True! Mataas ang kanyang, ano mo yung pag-iisip na about mga experiment, diba? Bata, gumugupit ka na ng tubig, mukhang mataas to ah. Tawa ko sa kanya din, Mabay. Ikaw lang ate siya gumagawa nun. Huwag mo kami dama. Ikaw lang ba? Sorry. Ikaw lang. Ito na ang ating Show You Good Vibes story number 3. Ayan, marami naman ang natuwa at na-inspire sa balita ng isang 73 years old na lolo ang natanggap naman bilang full-time. Wow! Ayan, call center agent sa Cebu. At ito na nga ay walang iba kundi si Rotelio Escanilla na na-hire on the spot sa isang job fair na ginanap sa Bogo City, Cebu. Ayan. Wow! Congratulations! Pero kung kayo, ang tatanungin, tama, anong trabahong gusto nyo pang gawin hanggang sa pagtanda? Mm-hmm.
Ako, alam mo, pag nakikita natin itong mga itong balita, mahihiya ka na lang kung magtatamad-tamaran ka pa, eh, no? Oo. Ewan ko na lang talaga. Di ba? Kapag gusto talaga, eh, may paraan. Tama. Tama. Oo. Tsaka ito, nagpapatunay ito na hindi hadlang na may edad ka na. Kung may gusto mo, marating pa. Kung baga, continue learning. At ito, nakatrabaho na ng full-time. Di ba? Oo. Hindi siya yung ano, no? Yung pang lolong trabaho. I mean, 'di ba usually hindi dapat ano, parang hindi ganun-ganun din kalakihan yung mga sinasahod ng mga pag medyo nag-age, yes, na, pero ito call center agent, ano pa yan, big time pa yan, nakakatuwa. In fairness. Hey, daw ano to, ang ano gusto niyo gawin pa hanggang sa pagtanda. Hanggang sa pagtanda. Pag-artista pa rin. Syempre may mga roles pa rin bigay kapag matanda na ako, 'di ba? Oo, meron pa rin yan. Hindi naman mawawala yun, ni character actor. True. Pero, kita nyo naman. Yes. Kaya pa rin mag-artista kahit tumanda. Pero, yun nga, sana may kumuha pa. Longevity. Ang maganda doon. Kailangan natin ng longevity. Oo. Ang maganda doon, meron tayong role na pwedeng applyan or may pwedeng gampanan habang umiedad. So pag medyo umidadad ka, magiging mommy ka or daddy ka, tapos magiging lola ka, lolo. So hindi siya nag-e-end. Well, actually naman, no, kung isipin natin, lahat naman ng trabaho po pwede mo pang gawin ilang taon ka na, kahit tumanda ka pa, eh. Diba? Except as long as willing ka, andun pa rin yung passion mo, mahal mo yung ginagawa mo. Hindi naman mawawala yun, eh. Sabihin natin tumanda ka, pero let us say, sabihin na natin na magaling kang artista, o diba? Well, may edad ka na, pero ang galing mo kasi andun pa rin yung puso mo. So kahit anong edad ka na, pwede pa rin yan. At nag-a-apply sa lahat ng trabaho. Oo, some job requires, ano kasi, di ba, parang ang hirap ng ibang trabaho. Like yung sa pag-karpentero ka, talagang physical yan, eh. So pag medyo umiedad-edad, mahirap-hirap na yan, eh. So yun. Siguro magto-tone down ka lang. Hindi ka na yung parang sobrang unlike before na talagang magbubuhat-buhat ka. Pero kahit siguro may edad ka na, willing ka pa rin mag-command na ito yung ano, hindi man ikaw yung mismong actual na gumagawa. Pwede ka pa rin, kumbaga, mag-guide doon sa mga kasamahan mo na kung paano ba gawin, di ba? Ikaw na pala yung nagmamanage, di ba? Manager ka na, ikaw nga. Ikaw na yung nag-uutos, kumbaga. Congratulations kay Lolo. Nakakatawa. Yes. Lolo, ito yung good bad story. Number 4. Ito, inspiring din ang balita na ang water. Ano to? Water? Hyacinth. Ay, mas kilala bilang water lily na tinuturing na sakit ng ulo sa kalikasan dahil bumabara ito sa ating mga water system, ay nagagamit na ngayon sa paggawa at pag-design ng skateboards. Oh. Ito ay mula sa idea ng Filipino artist na sina Rita Nazareno at Gabby Lingquanco. Lingquanco, kung Lingquanco, na mula pa noon ay ginagamit na ang water lily sa paggawa ng iba't ibang souvenir items tulad ng bag, basket at iba pa. That's nice. Ano daw ito? Ngunit, may gamit pala, no? Naisipan nila na po. Kasi ang daming water lily talaga. Yan, kahit hindi mo yan padamiin o alagaan, bigla na lang yan dumadami. Yes, totoo yan. At ang galing na naisipan nila ng ano, ng way kung paano mapapakinabangan, di ba? Tapos, and parang hindi pa mahirap kunin. So, nakakatuwa. Congrats kay na Rita Nazareno at Gabby. Naku, salamat po sa mga ideas nyo. Patuwa naman. Makakabawas na ito sa mga ano, sa mga nagpakalat-kalat lang na mga kumbag water lily, di ba? Nababawasan na. Makakatuwa. Mas bigyan ng ano, ng pondo ng ating government yung mga ganito nating totoo yan. Kasi sila talaga nagbibigay ng pride sa bansa natin. Sana din halimbawa kung meron mang mga ganito nga na kailangan ng funds, ika nga, sabi nga ni Diyos, sana ano, suportahan, di ba? Kumbaga tangkilikin, suportahan. Tsaka tayong halimbawa, kung ikaw ay gumagamit ng mga produktong nagawa doon sa, halimbawa, gawa ng water lily, pangkiliki natin, di ba? Ng mga, Kaya ng water lily, bawal ba yung isahog sa sinigang? Hindi yata nakakain yun, eh. Try mo. Maganda yung bulaklak nun, di ba? Maganda yung bulaklak nun, eh. Di ba naman bulaklak yun? Ito, yung dahon ba? Siyempre, yung dahon ng water. Kung daw sinasabi mo, Nico, kangkong. Itahog, tumutubo lang yun sa mga patupatubig. Napakaraming mga invention. Nakakatuwa. Sana madami pa. Sana madami pa ang makaisip ng mga ganitong ano, ideas. No? Magkaroon ng mga ganitong ideas. Yung mga tipong patapon na
gagamitin mo pa sa ibang bagay. Diba? So, yes. Maganda yan. It's showtime!